When we hear the word Mitsubishi, ang laging pumapasok sa isip natin ay performance. Diba, nandun yung Pajero na mayagpag yun sa Dakar Rally. At nandyan din yung Lancer Evolution, which is a sought-after sports sedan. Pero dito sa Pilipinas, Mitsubishi has been in the country for 60 years. And isi-celebrate nila yon with the public on August 10 to 13 sa World Trade Center in Pasay City. So, aside from that, ang Mitsubishi ay kilala rin sa kanilang mid-size SUV, which is the Montero. Meron din silang pickup truck, which is the Strada. At sino ba namang hindi makakaalala sa kanilang MPV na Expander? Meron din silang Mirage at Mirage G4. Pero ngayon, ang kasama natin sa video na to is a special car. Kasi what we have here is the Mitsubishi XFC concept. Kumbaga, preview ito ng mga future Mitsubishi vehicles specifically for the ASEAN market. So tara, don't forget to like and subscribe, click the bell icon, share nyo sa tropa nyo, tapos alam nyo na rin yun. Tara, simulan na natin to. Kotse ba? Feel kotse na! So bago ang lahat, pag-usapan muna natin ano ba ang concept car? Well, ang concept car, ito yung design ideas ng isang car brand kung saan ini-integrate nila sa sasakyan. Since it's a concept, hindi ibig sabihin na lahat ng design details na nilagay nila doon e magki-carry over papunta sa production version. Kumbaga, it's just a design concept nga eh, di ba? Kumbaga, peg nila kung ano yung itatalon nila papunta doon sa production version. And then dito sa specific car na to, yung XFC concept, no? Kung mapapansin nyo, yung overall design niya, it's smaller than the Montero Sport. So clearly, it's gunning for the crossover market. And pinakamoto nila dito is that your best suited body for an exciting life. So parang ano siya, no? Isang kotse para sa isang masayang buhay. So gusto nila maging happy every time. Lahat naman tayo maging happy. Yun. At yun yung pinaka nagiging design language ng Mitsubishi for the future cars, especially for the ASEAN market, nakabilang ang Pilipinas. So yun ang concept car. Di ba? Let's go! Ayun, dito na muna tayo sa harap ng Mitsubishi XFC concept. Papansin nyo, may hawak kong iPad, binigyan tayo ng Mitsubishi Philippines. Bakit? Para may ganito tayong trick. So speaking of that, yung nakikita nyo yung nagfa-flash na ganun, yun yung kanyang light system. And kung papansin nyo, it's like a T-shaped design. Pero segmented siya sa dalawang parts. Yung sa taas kasi natin, nandun yung kanyang LED daytime running lights. Tapos sa baba, andun yung segmented or hiwa-hiwalay na LED lights. Pero for me, what stand out dito sa harap is yung kanyang honeycomb na wall eh, na nakalagay dito sa grill. At kung mapapansin natin dito, since concept car nga lang to, di ba? Wala siyang actually butas. So naiisip ko lang kapag gustong gawin ding electric version nitong sasakyan na ito when it comes to production, eh pwedeng-pwede. Parang ganyan yung magiging finish na makikita natin. Tapos kung ice naman, most likely butas-butas tong mga honeycomb na to. Tapos pagbaba natin dito, no, dito tayo. Yan yung kanyang front fog lamp. Maganda pa is that yung design niya, trapezoidal yung dating. So it complements dun sa buong sharp front fascia nitong XFC concept. And then, nagsistand out din lalo yung kanyang four skid plate because of the shape nung kanyang front fog lamps. So, yun, punta tayo sa gilid para makita natin doon. Pagdating dito sa gilid, kung mapapansin nyo, yung harap, it's very assertive. Dito naman sa gilid, ganun din. Kumbaga, powerful din yung pinapakitang design concept nitong XFC concept. One is that, yung una ko napansin dito is yung kanyang character lines. Ano siya eh, sobrang crisp and then it really gives the vehicle a macho look, kumbaga, no? Lalo na pag tinignan nyo dun sa kanyang front fenders, pati dito sa rear quarter panel, patawid dito sa rear fender. Why is that? Itong character line na to, bukod sa it's sharp, nakaangat din yung hips niya dito. So giving the XFC concept a muscular appeal. Tapos yung nakita niyo yung honeycomb design dun sa grill,
nandito rin sa gilid, nasa lower part ng side panels natin sa ilalim ng pinto. Which is good, no? Nagka-add kasi ng style and ng character dun sa buong sasakyan or sa buong XFC concept. Pero ang pinaka-standout for me is that yung kanyang napakaliit na parang side mirror. Hindi na siya side mirror kasi side camera na siya, which has been a trend sa global automotive design concept ng paglagay or pag-integrate ng kanyang camera. So in the near future, baka cameras na rin yung side natin. Aside doon, no, parang walang door handle. Eh. So saan ka papasok? Paano ka papasok? So hanap-hanap ka muna, di ba? So, pero one thing is that meron ditong maliit na button. Pipindutin nyo lang. Siyempre, hilahin nyo pa din, di ba? Pero siguro, pwedeng gawing option in the near future kapag pinindot mo, automatic na ring bukas. So, yan, no? Yon. So, yun ang pinaka-side profile nitong XFC concept. At ito pa pala, siguro naman, napansin nyo na, no? Napaka-angas na kanyang wheel design. Dito, naka-fit dito is 20-inch wheels. So, sana maging ganyan din sa production, no? Close to that, sana yung maging itsura ng wheels sa production version. So, tara, doon tayo sa likod. Dito sa likod, no, may mga pipindot-pindutin tayo uli. So, pagpasensyaan nyo na kung na-excite ako. Yun! Gaya nung nakita nyo sa harap na light assembly, ganun din yung treatment na ginawa dito sa likod. Yan pa rin yung T-shape nating cluster. Tapos segmented uli siya sa dalawa. Sa taas, yung prominent na red. And then dito sa baba, para continuity nung nakita nyo yung headlight design, putol-putol uli yung kanyang tail lamp dito. Tapos ang maganda pa dito sa XFC concept is that yung nasa gitna, yung color red sa gitna. So, kala ko nung una kasi, nung pagdating namin, nakapatay siya. So, maybe it can function like a third brake light, di ba? So, bukod sa strip lang siyang ganun, it also gives a sporty appeal kasi in-integrate dun sa spoiler ng XFC concept. So, yun. Tapos pagbaba natin dito, ito ulit, no? It has a muscular bumper na parang nakahiwalay na siya talaga eh. And then, gaya nung nakita natin sa harap na design, no? Meron pang parang faux skid plate dito sa baba. And then, integrated siya nitong hexagonal trim dito. Which is, according to the Magic iPad, yan yung kanyang magiging reverse light. So, di ba? Napakaliwanag nung mangyayari dyan. Tapos, kita nyo, may butas dito, no? Pwede rin nilang lagyan dito ng exhaust. So, parang pwede maging dual exhaust. Yung production version ng XFC concept. And, yeah, basically, yun yung buong exterior rundown ng Mitsubishi XFC concept. Kung nagandahan kayo sa labas, antahin nyo makita yung loob. Tara! Ayun, na subukan ko yung dipindot na door handle or door control. So, dito muna tayo sa likod ng XFC concept. Kung mapapansin natin, no, yung upuan niya comes with style na pangbata, na pang-modern yung datingan. Kasi yung combination ng kulay na mustard yellow, tapos dun sa light gray, gives that appeal na pangbata or modern appeal or young appeal yung ginagan ni XFC concept. Tapos ang maganda pa dito is yung texture ng kanyang upuan. It's not the usual na nakikita natin sa mga production versions ng Mitsubishi. One is that dito ay mayroong dotted version. Yung leather niya, medyo hindi siya smooth. Medyo may pagka-roughness. Tapos dito naman, ito na yung smooth leather natin. Tapos, integrated pa siya with a cloth-like na material dito sa mismong upuan, tsaka dito sa kanyang sandalan. So, yung nabibigay ng texture na plain na yun is like, parang fresh appeal kung pagka tinignan mo ang isang Mitsubishi vehicle. So yun, no, siguro hindi lang ito puro pang style points na ginagawa ni Mitsubishi. Kasi itong mismong texture ng upuan is itong dotted, itong mesh, no, is to keep you stable kapag ka nakaupo ka. Tapos ito namang smooth na leather is for comfort pagka, alam na, pag mahaba ang biyahe. Tapos itong texture na nakikita niyo dito, no, it's for ventilation para pag sa likod mo hindi masyadong nakasakal sa leather. Tapos pag nakaupo ka dito, ventilation din para sa pangilalim mo. Siyempre, umiinit yan kapag ka nakaupo ka dyan. Ayaw naman natin iinitan yung ating mga pangilalim. Tapos, pagtingin mo pa, ito yung sinasabi natin, no, na Mitsubishi is gunning for a modern appeal. Kapag tinignan mo yung center controls na dito sa likod. Gaya nung nakita nyo sa harap na honeycomb grill, nandito pa rin yung design accent na yon sa kanyang mga touchscreen na controls. Sana lang may haptic function yung pagdating sa production version. And then, pagtingin mo dito sa taas, no, ito, isang napakahabang sunroof na meron pang spider dito. Pero ano, it's not the usual sunroof na nakikita natin.
kasi para siyang ano bang tawag sa shape na to? Yan, rectangular na lumiliit papunta habang pumupunta sa likod. So nagiging seamless yung kanyang dating. At connect, pag tinignan mo yan sa likod, parang siyang seamless na connect dun sa stop lamp na nakita nyo, yung pinailaw-ilaw natin kanina. So yun, no? And then, the headroom is good. Sorry, bawal pala kami pumasok kasi hindi raw kaya makapag-support ng human weight itong XFC concept. Tapos sa headroom, sa tingin ko naman, maganda. Even the legroom is adequate for a guy like me na 5'5". Oo, kala nyo, alis na ako, pero hindi pa. Kasi ito, makita nyo rin dito, yung kanyang center tunnel, it's flat, no? Ang maganda nun is that kapag ka magsasakay ka ng tatlo dito ng tao sa likod, hindi siya mahihirapan at hindi masasacrifice yung kanyang knee room, pati yung kanyang feet room, di ba? Para chill lang dyan sa baba. Although ito medyo bulky yung taas, so medyo nakaangat siya dyan. So sana hindi siya masyado matangkad para hindi siya mauumpog doon. So yun, pagdating mo sa gilid, yan, tsararan. Diba? Yan na naman. Honeycomb na naman yung nakikita natin. Sabay, yung controls niya for the window, it's different din. You know? Not the usual controls na nakikita natin. Which is understandable kasi ito yung concept vehicle. And then, yung pattern, andyan pa rin. Merong cloth-like dito. Glossy black. Cloth uli. It's plastic. And then, yung stitch na yellow, kita pa rin natin dito. Maganda pa, hard plastic din to, diba? Pero may accent. Hindi basta na lang nilagay yung plastic. So, yun. Dami natin pagkwentuhan dito. Mas marami tayong pagkukwentuhan sa harap. Tara! Yun, dito na tayo sa harap. So, gaya na nakita niyo sa likod, same treatment pa rin dito. Meron pa rin interplay ng cloth-like material, tapos gray and mustard color dito. So, dito na muna tayo sa pinaka-nakikita natin kapag driver ka or front passenger is yung kanyang updated na horizontal axis team na dashboard layout. Yan yung sinasabi natin horizontal axis team, no? Nakita natin yan sa Mitsubishi Expander. Pero ngayon, itong pinapakita dito sa XFC concept is the updated one. Kumbaga kasi ito, nag-extend na hanggang sides yung pagka-horizontal niya or yung pagka-symmetry niya para mas kita mo yung paligid mo and yung forward visibility ng driver mas maganda and mas clutter-free. Which yun naman talaga yung na-achieve dito. One is that, makikita nyo, may unified screen na siya dito. Na based on the demo na pinapakita dito, it has a clear resolution. Tapos marami pa siyang function na pwedeng mabigay. Eh, no? Meron siyang navigation, and then from the looks of it, meron siyang seat ventilation na menu. Yan, even yung default menu niya looks good. Looks, hindi siya cheap looking. Eh. Yan, may tri-grade ka pang display. Tapos pagdating mo sa gitna, gaya na nakita natin sa likod, no? Ayan na naman yung play ng honeycomb trim. Tapos ang maganda pa, sana talaga may haptic function para pagka pinipindot mo na, eh mafe-feel mo na gumagana. But what this cluster gives is that yung XFC concept, sinasabi niya na Mitsubishi is ready to go modern, ready to go futuristic pagdating sa kanyang design. Sana mag-play out sa pagdating sa production version. Then pagbaba natin dito sa center console, parang may floating type ditong center console. Kasi butas din siya sa ilalim. So it adds space dito kung gusto mo maglagay. And then ang makipansin nyo dito is yung kanyang mouse, no? Right now, since this is a concept model, no? Hindi natin siya nagagalaw masyado. And para siyang mouse yung feel sa kamay mo. And medyo ergonomic yung design kasi sakto yung hulma dito sa palm mo kapag ka nilapag mo dito, lalo na ako na may kalakihan yung kamay. So madali ka mag-a-adjust and madali mo maseselect yung pinaka-gusto, yung gusto, yung tamang gear. Tapos pagdating dito, dito rin balak ilagay yung start-stop engine. Then yan, usual dito. Maganda, soft touch material yun nandito sa kanyang center glove box. And balik tayo dito sa steering wheel, no? Nakaganyan yung orientation niya, no? Kasi hindi raw pwede mag-gitna. Makita nyo, meron pa rin siyang honeycomb accent dito na touchscreen yung magiging function. Which for me, yun nga, no, modern appeal tsaka futuristic yung pinapakita nitong XFC concept. As it should, kasi nga, concept model siya. Tapos kung mapapansin nyo dito sa dashboard, mga kapatid o mga kapilgwache, eh, merong clear dito na pattern dito na parang iPad or iPhone-like yung size niya, no? Well, ang magiging function niyan is that yan yung magiging display ng camera mo dito sa side. Para yan yung magiging side mirror mo, kumbaga. It's a modern side mirror. Tapos, katabi pa niya dun is yung warning sign. Yan. Yan, no? Is yung warning sign.
which acts as your blind spot monitoring kapag kami parating doon sa gilid mo. So aside from not having the usual or the conventional na side mirror dito, ang mabibigay pa nun sa'yo as a pasahero or as a driver is that mas malaki yung view mo dito sa side. Tignan mo, mabilis ah. Ayan o, mas malaki yung makikita mo. Wala nang nakaharang na side mirror kapag ka nagda-drive ka. So, added visibility yun sa'yo as a driver. Tapos, pagdating dito sa gitna, sa controls, no, same na nakita natin sa likod, ganun din yung treatment ng mga window controls dito. Tapos may touchscreen pa dito yung ilalagay. Yan. Tapos, yung kanyang rear view mirror. Hindi na siya yung typical or usual na rear view mirror na ikita natin, no? Naka-ano na siya. Kumbaga, naka-integrate siya seamlessly. And feeling ko lang, pwede rin camera feed yung ibibigay na image dito sa kanyang rear view mirror. Ayun, no? So basically, yun ang binibigay na interior theme nitong XFC concept. Medyo pinawisan ako doon. It's gunning for a modern and futuristic appeal. Kaya naman nakaka-intriga or nakaka-interesting talagang malaman kung gaano kalaki or kung gaano kadaming design detail dito ang makakatalon kapag nilabas na ni Mitsubishi yung production version ng XFC concept. So kung gusto nyo makita sa personal itong sasakyan na ito, aba, pumunta na kayo sa Mitsubishi Expo on August 10 to 13 sa World Trade Center in Pasay City. Ang maganda pa dyan, hindi lang ito at current na Mitsubishi vehicles ang i-display doon. Siyempre, dadalhin din ng Mitsubishi Philippines ang XRT concept kung saan nakabased ang all-new Strada. At marami pang ibang mga sasakyan ikaw makikita doon sa Mitsubishi Expo. So paano ba yan? Pumunta na kayo doon para makiselebrate kayo sa 60th anniversary ng Mitsubishi Motors Philippines dito sa Philippines. Kaya nga Philippines eh, di ba? So yun o, kita-kita lang tayo ulit sa next video at kita-kita tayo sa Mitsubishi Expo. Hanapin nyo na lang kung nasaan kami. Alright, this is Martin Aguilar and yung Cambio Boy next door. Bye-bye! Pare, yung ganda ng grill. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!